Matapos kambangan ng riding in tandem sa Bilu na Quezon City kagabi. Hindi patukoy ang motibo ng pagpatay sa biktima. Detalye mula kay Eagle News reporter Erlo Bringas. Dead on the spot ang isang pulis matapos na tambangan ng riding in tandem sa kanto ng Bilu na at Kalayaan Avenue, Barangay Malaya, Quezon City kagabi. Kinilalang biktima na si PO3 Rufino Gabis, 47 anyos, na nakatalaga sa District Headquarters Service Support Unit ng Quezon City Police District. Ayon sa mga bystanders sa lugar na tumangging humarap sa kamera, apat na putok ng baril ang kanilang narinig mula sa pinangyarihan. Dahil sa nakalak ang pintuan, hindi kaagad ito nabuksan ng mga otoridad kaya kinakailangan pa itong basagin. Nang mabuksan ang SUV, tumambad sa mga otoridad ang dead on the spot na driver nito na may tama ng bala at duguan. Tagtad ang bala miski ang driver seat, gayon din ang passenger seat, indikasyon na sinigurong patay ang biktima bago makaalis sa mga sospek. Sa inisya na investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group, minamaneho ni Gabis ang isang puting SUV nang ito'y tumigil sa kanto ng Kalayaan at Biluna dahil sa stoplight at lumapit ang mga nakasakay sa motorsiklo. Nakuhanan pa ng CCTV ang pagdaan ng SUV gaya hindi na mga nakasakay sa motorsiklo na suspect. Bumaba ang isang sakay ng motorsiklo at dito na ito pinaulanan ng balang sasakyan na nagresulta sa pagkamatay ng biktima. Hindi na nakalaban ang biktima dahil sa malapitan itong binaril sa mismong driver seat. Tama ng bala sa leeg ang tinamo ng biktima. Inalam na ng mga otoridad ang posibleng motibo sa pagpatay. Based on the information obtained from the chief of CIDU, meron siyang ibang mga kinasasangkutan na ibang kaso. So we're checking kung merong kinalaman yun doon. Yes, active police member. Alam mo kasi itong District Headquarters Support Unit, ito yung unit na parang holding unit natin. Na-recover sa biktimang dalawang baril, mga identification card, mga bala at magazine at mga sarili pa nitong kagamitan. Ayon sa Quezon City Police District, patuloy ang kanilang isasagawang malalimang investigasyon upang matukoy ang motibo sa pagpatay sa biktima. Para sa Eagle News, Earl Bringas, I'm 1 with 25.